CCTV quick response team sa Mabuhay Rotonda, kung saan sa mga sandaling ito ay patuloy nga sa pagpuprotesta itong iba't ibang mga militanteng grupo. At tinatawag po itong Black Friday protest upang kundinahin itong issue ng pork barrel scam. Nagtipon po sila dito bandang alas 4 ng hapon at ngayon na yun nagsisimula na ang kanilang matatawag natin programa. Noise barrage po ang kagad na pinasalubong nila dito sa mga nagdadaang motorista at ito ang kanilang sinasagawa ngayon. Di na po natin patatagalin. Sa puntong ito, kasampo natin si Renato Reyes, ang Secretary General ng Bayan. Magandang hapon po, Renato. Magandang hapon po sa inyo. Okay, sa ngayon, ano talaga yung pangunahing pakay nitong protesta? Kami ay nangangamba na nauuwi na sa cover-up itong investigasyon sa pork barrel scam. Mukhang walang patutunguhan dahil pinoprotektahan ng Administrasyong Aquino ang kanyang mga kakampi. Nandito kami para mangalampag at ipaglaban na lahat ng sangkot dapat managot. Hindi ho po pwedeng selective, hindi ho pwedeng pinoprotektahan ng mga aliado ng Pangulo. Matagal na pala nilang alam, matagal na nilang hawak ang listahan, ang mahabang listahan ng mga sangkot. Bakit hindi nakakasuhan yung mga dapat kasuhan? So sa tingin nyo, yung bang paglabas ng iba't ibang listahan, may mga nagsasabi, sinasadya, deliberate siya, o anong pananaw dito ng bayan? Maaaring panglito, pwedeng sabihin na yung iba gusto lituhin ang publiko. Pero anumang listahan ang inyong tinitignan, ang malinaw sa ngayon, tatlong senador pa lang ang kinakasuhan, mas marami nakakalibre. So yun ang dapat habulin. Ano bang panawagan ng inyong grupo in particular? Well, ang aming pong panawagan, maging lubos ang pagpapanagot sa lahat ng nagnakaw sa bayan. Huwag mamili ng mga nasa oposisyon lang. Lahat ng dapat kasuhan, dapat kasuhan. Huwag protektahan yung mga aliado ng Pangulo. Nakakasuka na, sawang-sawa na tao sa cover-up na ginagawa nila. Sa ngayon, ilang grupo kayo dito na nagtitipon? Marami hong pumunta rito, iba't iba, mga taong simbahan, mga teachers, mga manggagawa, mga taga sa komunidad, no? Lahat, isa lang ang pinaglalaban. Managot ang mga nandambong sa bayan. At hanggang anong oras yung programa dito? Hanggang mamaya, siguro ang pasado, alas 6, magno-noise barrage po tayo dito. Oo. Yung ganitong klase ng mga aktibidad o pagkilos, hanggang anong pinaplano well, dito? Well, mukhang mabubuhay ulit yung mga protest. Kasi nga, pag pinaubaya natin ang issue na ito sa mga politiko, pag sila lang ang magdidesisyon, walang patutunguhan to. So kailangan yung taong bayan, makilahok tayo. Mga taxpayers, dapat makialam tayo kasi baka walang managot sa kasong ito. Oo, ayun nga, yung sunod kong tanong, ano, napansin ko yung ganitong klaseng protesta, lalo dito sa lugar na to. Sa nakalipas sa mga panahon, hindi naging regular eh. Parang ito yung momentum, nag-build ng momentum to. I think yung administrasyon na rin ang nagbigay sa atin ng dahilan para muling mabuhay ang mga protestang to. Ang mamamayan, tigyak natin magbabantay. Oo. Panguling salita, Renato, dito sa mga kababayan natin. Well, sa ating mga kababayan, sa lahat ng nagbabayad ng buwis, sa lahat ng bigat na sa nangyayaring corruption sa ating bansa, huwag tayong pumayag na walang managot sa issue ng pork barrel scam. Ang lahat po ng sangkot dapat panagutin. Huwag i-cover up, huwag protektahan ng mga aliado ng Pangulo. Maraming salamat. Si Renato Reyes po, Secretary General ng Bayan. At gaya nga po ng kanyang nabanggit, ay magpapatuloy ang programa dito sa Mabuhay Rotonda hanggang mamaya. At kani-kani na lamang ay nagsagawa na nga sila ng paunang noise barrage. Ang sitwasyon po ng dali ng traffic dito ay medyo bumabagal. Yung magkabila panig, yung galing ng Morayta, area ng Morayta, at galing po dito sa may EDSA bahagi ng Quezon Avenue. At siyempre kahit papano ay nakakapukaw ng atensyon ng mga motorista itong lugar na ito, dahilan sa pagbagal ng daloy ng trapiko.